Minsan lang tayong makatagpo ng taong mamahalin tayo at ituturing ng tama. Kahit na ano pa ang kakulangan natin bilang tao. Kaya kapag dumating na ang taong ito, yakapin at tanggapin natin ng buong buo. Katulad ni EDMOND na tinanggap at minahal si Charlotte kahit na naiiba si Charlotte sa lahat ng taong nakapaligid sa kanila. Tunghayan natin ang kwento ng pag-iibigan ni na Charlotte at EDMOND. Charlotte! Anak, bilisan mo na! At parating na ang arko na inarkila namin ng papa mo! Tawag ng kaniyang nanay. Kasalukuyan siyang nasa silid niya at inaayusan ang kaniyang kapatid. Sandali lang po, nanay! Sagot nila. Bumaba siya sa may kataasang upuan habang hawak naman ng kapatid niyang si Charlene ang laylayan ng gown niya. Iyon ang unang beses na nakuha niyang titulong Reina Elena sa Santa Cruz na sinalihan niya. Bagamat mukhang batang nasa 10 taong gulang si Charlotte, alam ng lahat na siya'y 25 years old na. Maganda ang mukha niya na para bang isang buhay na manika. Kaya nga may mga taong humahanga sa batang mukha niya. At may mga tao rin namang hindi maiwasang mainggit at pintasan siya. Si Charlotte ay may karamdamang proportional dwarfism. Hindi agad nalaman ng kaniyang mga magulang ang medikal niyang kondisyon. Dahil nga sa unang tingin ay normal naman siya. Ngunit sa paglipas ng taon ay nanatili siya sa taas na 4 feet. Doon nga nila napagtanto na si Charlotte ay nabibilang sa mga taong matatawag na little person. Ganun pa man, hindi kinakitaan ng anumang panghihina ng kalooban si Charlotte. Kasi bata pa lang siya, ipinaunawa na ng kaniyang ina at ama na mahalagang magkaroon ng tiwala sa sarili, respeto at pagmamahal. Na kahit nasa ganoong kondisyon ay maaari pa rin siyang mabuhay ng normal at masaya. Kung titingnan, mukhang normal na batang babae si Charlotte. Anak, anong sabi namin sa'yo ng tatay mo? Tanong ng nanay niya na si Ginang Alora. Sa dami ng tao sa mundo, hindi ko mararamdaman ang pagmamahal ng lahat sa paligid ko. Kung ako mismo, hindi ko mahal ang sarili ko. Respeto at pakikipagkapwa-tao. Sapat na dahil alam ko na mahal niyo ako. Sabi ni Charlotte habang nakangiting nakatingin sa mga magulang nila. Tama yan anak. Sagot ng tatay niya na si Ginoong Alden. Sali naman ako dyan! Sigaw rin ni Charlene ang pangalawa niyang kapatid na babae na biniyayaan ang average na height katulad ng kaniyang mga magulang. Siyempre, ikaw pa ba kapatid ko? Bulalas niya sa nakababatang kapatid. Yan ang ate ko. Saludo ko sa iyo ate. Ikaw na ang pinakamagandang Reina Elena. Iba ka talaga ate. Ibang-ibang ganda mo. Sabi pa ni Charlene. Hi, grabe ka naman Charlene. Salamat sa iyo kasi ang galing mong mag-makeup. Kung di dahil sa iyo, wala ang gandang to. Sabi pa niya. Ano ka ate? Konting powder at manipis na lipstick lang yan. Nilagyan lang kita ng eyelashes pero effortless talagang ganda mo. Bulalas pa ni Charlene. Tama! Bulalas din ng mga kaibigan ni Charlene na naroon para i-cheer siya. Tatay Alden, narin na ang arko natin para kay Charlotte. Sabi ni Erwin na kababata niya. Ito ang kababata niya na kaidaran niya at kasabay na ipinanganak. Kaya nga laking pagtataka nila kung bakit noon ay lumalaki ang kababata niya, ngunit siya ay nanatili na sa taas na 4 feet. Uy Erwin, salamat ha. Pumayag kang maging escort ko. Akala ko mag-isa lang akong lalakad sa kalsada eh. Sabi niya kay Erwin nang nakangiti. Ikaw pa ba? Siyempre, hindi rin ako papayag na ikaw lang mag-isa. Sabi ni Erwin. Maya-maya ay tumapat na sila sa arkong may mga dekorasyong bulaklak. At naroon na rin nakasulat ang salitang Reina Elena. Nako, ang ate ko ang pinakamagandang reina na sasagala ngayong Flores de Mayo. Kaya kayo ha, laksan natin ang pag-cheer sa ate ko. Baling pangmuli ni Charlene sa kaniyang mga kaibigan habang lahat sila ay nagkakanda habang mga leeg sa pagtanaw sa malapit ng magsimula na parada. Nako, ewan ko ba kay Kapitan? Ang ganda-ganda ng anak ko. Sukat na yung unanon na yan ang kunin.
Ano bang wala sa anak ko at siya pang napili? Inis na sabi ni Aling Simang sa kanila. Aba, Simang! Magdahan-dahan ka sa mga salitang lumalabas sa bibig mo, ha? Hindi unano ang tawag sa kanya. Foul yan! Sita agad ng nanay niya. Inay, tara na po. Huwag mo nang pansinin ang kapitbahay nating sing itim ng uling ang ugali. Saway ni Charlene sa ina nila. Mabuti na nga lang at malayo-layo na siya sa mga ito at hindi na niya narinig ang reklamo at pangiinsulto ni Aling Simang. Ay, ang bata naman ang napiling Reyna Elena? Tanong na narinig nila sa mga nadaraanan. Hindi, matanda na yan. Mukha lang bata. Bulong din ang kausap nito. Ah, ganun pala. Napapatango pang mga ito habang nag-uusap. Dahil doon, ay nakadama siya ng lungkod para kay Erwin. Alam niya na maaaring napapahiya ito dahil sa kanya. Charlotte, sa kalsada na lang kasi ang tingin. Huwag mong intindihin ang mga naririnig mong bulungan. Sabi ni Erwin sa kanya upang hindi siya mainsulto o panghinaan ng loob. Oo nga pala, kamunti ko nang makalimutan, Erwin. Ang swerte ko kaya, kasi may kaibigan akong katulad mo. Nakangiti niyang sabi bilang pambawi. Yan ang kilala kong Charlotte. Bulalas pa ni Erwin. Matagal na niyang tinanggap na maliit siya. Ngunit alam niya na kahit na maliit ang pisikal niyang katawan, kaya niyang patunayan ang mga kakayahan at katangian ng mga average person na babaeng tulad niya. Hindi hinahayaan ni Charlotte na maging hadlang ang pagiging maliit niya sa mga bagay na kaya niyang gawin. Kaya kahit na maraming tao ang nagdi-discriminate sa kanya, hindi niya yun pansin. Ang ending, nagiging inggit yun para sa iba. Habang nasa sagala sila, hindi nila akalain na dadalo ang ilang makilalang tao at mayayaman sa kanilang bayan. Nakita rin nila ang isa sa mga lalaking napapabalita na tatakbo bilang mayor sa lugar nila, si EDMOND Torres. Hindi niya sinasadyang mapatingin sa lalaking yon habang naglalakad sila. Habang nakakapit siya sa braso ng kaibigan niyang si Erwin. Hoy, Erwin! Para kang may akay-akay na 10 years old! Pasigaw na salita ng nasa likod nila. Sina Olan at Mercy na anak ni Aling Simang ang nasa likod nila. Alam niya na gusto nitong maging Reyna Elena, kaya nga lang hindi ito ang napili ni Kapitan. Nakakatawa. Pinangunahan tayo ng isang babaeng mukhang paslit. Hindi ko talaga maunawaan ang mundo. Kaming mga normal na babae, hindi napapansin. Galit na palatak ni Mercy. Masakit man ang mga sinasabi ng mga ito, pilit niyang sinara ang kaniyang pandinig. Malaking tulong ang maingay na kombo ng paligid dahil samot-saring mga tawanan, salita at tugtugan ng maririnig ng gabing yon. Nang nasa destinasyon na sila, hindi sinasadyang napatapat sila sa mga upuang kinauupuan ng mga panauhing pandangal ng kanilang pista. Si Mercy na ang layunin ay mapahiya siya sa lahat, kaya pasimple nitong tinapakan ng laylayan ng suot niyang gown. Kaya nang lumakad siya ay hindi na iwasan ng mapatumba siyang padapa. Ay! May nasubsob! Sigaw ng isa sa maraming taon na nakakita. Mabuti na lang at isa sa mga panauhing pandangal ang maagap na nakatayo dahil nasa harap lang siya ng mga ito, ang nakasapo sa kanya. Mariin siyang napapikit. Akala niya ay nakahalik na siya sa lupa. Nasa langit na ba ako? Bulalas niyang tanong kasi namangha siya sa kagwapuhan ng lalaking nakasalo sa kamuntikan niyang pagkasubsob. Umiling muna ito bago ngumiti. No, nasa mga bisig kita. Tsaka walang langit sa sahig. Ingat ka parate. Ang ganda mo pa namang bata. Tapos ay itinayo siya nito. Hindi na ako bata. 25 na ako. Mukha lang akong bata. Salamat na lang rin pala. Kasi sinalo mo ako. Sabi niya sa lalaki, sabay mabilis na napabangon at umayos ng tayo. Okay lang, next time mag-iingat ka na ha. Sabi pa nito, tapos binalingan si Erwin. Pare, next time, isipin mo palagi ang kapakanan ng Reyna Elena mo. Baling pa nito kay Erwin na tila nagsiseremon. Oo,
Salamat, sagot ni Erwin. Okay ka lang ba, Charlotte? Nag-aalala lang tanong ni Erwin at sinipat siyang mabuti kung nasaktan ba siya. Charlotte, sorry. Munti ka na tuloy masaktan. Grabe naman kasi yung nasa likod. Bulalas na Erwin. Bumaling si Erwin para sana kumprontahin ang mga nasa likuran. Ngunit maagap niyang nahawakan sa kamay ang kaibigan at hinila. Tama na, okay lang ako. Huwag mong sabihin kina nanay at tatay. Baka mamay mapaaway pa yung mga yon. Pakiusap niya. Ngunit habang naglalakad siya pabalik sa bahay nila dahil natapos na ang prosesyon, nakita niya ang nanay niya na nakikipagbangayan na kay Aling Simang. Nako Simang, may nakapagsabi sa amin ng anak mong si Mercy ang tanging nasa likuran ng anak ko. At may nakakita ng pagtapak na sa laylayan ang gown ng anak ko. Hindi porkit maliit ang anak ko eh, ahapihin niyo. Sobrang bait lang talaga ni Charlotte. Matapang na sabi ng nanay niya. Nay, ano pong nangyayari? Tanong niya. Anak, okay ka lang ba? Nag-alala kami sa'yo. Kasi nabalitaan namin dito sa mga kaibigan ng kapatid mo na napasubsub ka raw kanina. Sabi ng tatay niya. Tay, nay, okay lang ako. Huwag na kayong mag-alala. Diba sabi niyo nga, ang mga katulad ko, palaging may bantay na anghel. Akala ko nga kanina nasa langit na ako eh. Napapatulala pang sabi niya. Charlotte, anong nangyayari sa iyo anak? Nagugulat na tanong ng nanay niya. Ah, wala lang po inay. Huwag na kayong makipag-away. Okay na okay ako. Papasok na po ako sa loob para makapagbihes. Oh ano, nabaliw na yata yung anak niyong inaalagaan ng kapwa niya duwende. Eh paano ngang hindi eh, magkakasing laki sila. Palatak na pang-aasar ng ginang na sinamahan pa ng malakas na tawa at pangiinsulto. Aling Simang, masama ang ginagawa niyo. Kapag inulit niyo pa yan, maaari na po namin kayong idemanda. Pangiinsulto ng kapwa at pangbubuli. Sabat ni Charlene. Oo nga, at mag-iingat ka kasi baka balang araw, yung mga nilalait mong lamang lupa, yan ang magpaparusa sa'yo. Akala mo lang hindi ka nila naririnig, tsaka huwag mong ikumpara ang anak ko sa maitimong budhi. Sigaw pa ng nanay niya. Mahal, tama na nga. Hayaan mo na sila. Wala naman silang parte sa buhay natin. Sabi pa ng tatay niya, sabay hila sa braso ng nanay niya. Nakakainis na kasi eh. Sagot ng nanay niya. Hayaan mo na, nay. Kalma ka na. Okay lang ako. Alam ko naman po na nag-aalala lang kayo. Ayos lang po ako. Mahinahon at mahimig pang-aalo na sabi niya sa ina. Nauunawaan niya kasi ang damdamin nito para sa kanya. Natutuwa siya na ang pamilya niya ang una niyang tagapagtanggol at kakampi sa buhay. Pagkalipas ng 3 araw na leave niya sa trabaho dahil sa pista, nagbalik na siya sa trabaho. Inihatid siya ng kanyang ama na isang taxi driver sa Cubao, kung saan siya nagtatrabaho. Isa kasing call center agent si Charlotte, matalino at mahusay sa lahat ng bagay. Kaya sa trabaho niya, halos lahat ay kaibigan niya. May mangilan-ngilan na hindi siya gusto. Tanggap niya dahil alam niya na di lahat ng tao magugustuhan siya. Oh, ayan na si Onalot. Tara na nga, may imbier na lang ako sa unanong yan. Palatak ni Susan. Bakit ba ang init ng ulo mo sa kanya? Insecure ka ba? Tanong ni Bernie na kasamahan nilang bading. Paki mo, sabi pa nito. Oh, anong nangyari doon? Tanong niya. Naiinggit sa'yo kasi ikaw, naranasan mong maging Reyna Elena. Siya kasi, pangundas ang beauty niya. Sabay tawa ni Bernie na sunundan ng iba pang kasamahan nila. Kayo talaga, huwag niyong dalasan ang pang-aasar kay Ate Susan. Nasabi na lang niya. Nako, eh ikaw nga panayang pintas niya sa'yo eh. Ewan ba namin dyan sa babaeng yan? Malaki yata ang inggit sa'yo. Maliit ka na nga, kinainggitan ka pa niya. Hindi ba dapat maawa na lang siya sa'yo? Sabi pang muli ni Bernie. Kuya Bernie, hayaan mo na lang siya. Tanggap ko naman kung ano ako at kung sinong may gusto at ayaw sa akin. Tsaka isa pa, mas okay sa akin yung ipakita na lang niya na hindi niya ako gusto kaysa kaawaan ako. Mas okay yun. Sabi pa niya. Sa bagay, ikaw ang bahala. Nasabi na lang ni Bernie.
Oo nga, tama ang beshi ko. Kesa naman, kaawaan siya. Okay na yun, hindi ba? Less stress pa tayo. Masayang sabi rin ni Mila, ang babaeng naging kaibigan ni Charlotte sa trabaho niyang yon. Ganoon niya pinakikisamahan at pinapalampas ang mga taong masama at mabuti sa kanya. Mabilis na lumipas ang oras. Naroon na siya sa labas ng building nila. May hawak pa siyang paper cup na may lamang kape. Nang makita niyang isang matandang lalaki na marungis at may pasan-pasang bata sa likod nito. Marungis din ang bata. Naku po tatay, saan kayo pupunta? Natanong niya. Maya-maya'y nakita niya ang bahagyang pagdilim ng langit at naisip niya ang posibleng pagbuhos ng ulan. Diyan lang sa may ilalim ng overpass. Ning, may pagkain ka ba dyan? Gutom na kasi ang apo ko. Sabi ng matandang lalaki. Agad niyang naalala ang sandwich na baon niya kanina, kaya inilabas niya yon. Eto po tatay, pakainin na po ninyo ang apo niyo. Eto pa po. May 200 pesos pa po ako rito. Sige po, kunin niyo na. Sabi pa niya sa matanda. Kinuha naman yon ng matanda. Salamat Ning, napakalaki ng puso mo. Sabi pa ng matanda. Tapos ay nakita nga niya itong umalis na dahil alam nitong malapit nang bumuhos ang ulan. Nang mapansin Charlotte na unti-unti nang lumalakas ang ulan, ibinukas niya ang payong na hawak niya. Napatingin siya sa relo kasi nagtataka siya dahil late na ang tatay niya sa pagsundo sa kanya. Sinong hinihintay mo? Mabilis siyang napalingon sa lalaking bigla na lang sumukob sa payong niya. Nagulat siya kasi nakaupo ito at pilit na pumapantay sa taas na meron siya para makasilong. Sino ka? Tanong niya pero naaalala niya ang mukha nito. Ako nga pala si EDMOND. Hindi mo ko naaalala? Ako yung napagkamalan mong anghel. Nakangiti na naman ito tulad nung huling makita niya ito. Hala, bakit ka narito? Tanong niya. Ah, may kakilala ako dyan sa building na yan. Nagkita kami kanina. Ikaw ba? Ganting tanong nito sa kanya. Ah, sa IE Max? Diyan ako nagtatrabaho. Sagot niya sabay turo sa building. Talaga? Masiglang nasabi nito. Ngumiti pa ng husto. Teka, akong nahihirapan kapag tinitingnan kita. Doon tayo sa may waiting shed para makaupo ka. Mabait niyang sabi sabay turo nga sa waiting shed na naroon. Umupo ang binata. Siya, nanatiling nakatayo lang. Ikaw, hindi ka ba uupo? Hindi, okay lang ako. Ikaw ang inaalala ko. Baka mangawit ka ron, wala kang maupuan. Mahirap talagang makipag-usap sa hindi mo kahit. Sabi pa niya. Ah, okay lang yun. Mukhang hindi ka naasiwa sa kalagayan mo, no? I mean. Alanganin itong tanong. Okay lang. Hindi mo kailangan mag-explain. Mabilis kong mag-gets ang lahat. Hindi na kailangang sabihin. Diretso niyang sagot sa binata at ngumiti rin ng bahagya. Maya-maya ay tuluyang bumuhos ang ulan at lumakas pa yon. Hindi niya akalaing kakargahin siya ng binata at iuupo sa kinauupuan nito. Ayan, kasi baka mabasa kay. Sabi ni EDMOND kahit na hindi niya ito tinatanong. Okay lang sana ako eh. Bakit mo pa ako binuhat? Nakakahiya. Nahihiya niyang sabi sa binata. Okay lang yun. Siya nga pala, bakit naroon ka sa pista? Isa ka ba sa mga bisita? Tanong niya. Naalala niya kasing nakaupo ito roon sa guest chair kasama ng mga politiko. Kasi nagbabalak akong tumakbo sa lugar niyo bilang mayor. Paliwanag ni EDMOND. Nanlaki ng bahagya ang mga mata niya. Talaga? Tatakbo kang mayor sa lugar namin? Napapangangapan niyang ulit sa sinabi nito. Yes, kaya lang. Nagdadalawang isip pa rin ako. Si Daddy kasi ang dapat tumakbo bilang mayor. Kaya lang, na-diagnose siyang may sakit sa puso. And alam naming lahat na hindi makakabuti kung tatakbo pa siya. Sige. Ituloy mo lang. Basta ba may pangarap ka at magandang hangarin para sa lugar namin.
Bakit hindi? Nakangiti niyang sagot sa binata. Dahil doon, tila natutuwa si EDMOND na pinagmasdan siya. Bukod kasi sa nasaksihan ng binata ang kaniyang kabutihang loob sa matandang lalaki at sa apo nito, nararamdaman ni EDMOND ang masayahing ugali ng dalaga. Kung hindi mo mamasamain, ilang taon ka na pala? Tsaka ano ang pangalan mo? Naalala ko lang kasi ang mukha mo. Hindi kita makalimutan. Ang alam ko, ikaw si Reyna Elena. Napapangiting tanong ng binata. Ah, ako nga pala si Charlotte at 25 years old na ako pero kasing laki lang ako ng 9 years old na bata. Sabi pa niya na idinadaan sa tawang posibleng maging reaksyon ng binata. Alam mo, masaya akong nakilala kita. At least pagbalik ko sa lugar niyo, may kakilala na ako. Kung okay lang ba sa'yo na madalaw kitang muli sa bahay niyo? Tanong pa ni EDMOND. Ha? Sige, okay lang sa akin. Mukha ka namang mabait na tao. Sagot niya. Saktong pagtila ng ulan ay huminto ang sasakyang taxi ng tatay niya. Nandiyan ang tatay ko. Sige, susunod na lang nating pagkikita. Sabi pa niya sa binata. Oo, salamat. Halika, ibaba kita. Sabi nito. Tumayo ito at hanggang bubuhatin siyang muli. Ngunit malakas na nagsalita ang tatay niya. Hoy, huwag mo siyang hawakan. Sino ka't basta mo na lang yung kinakargang anak ko? Kilala ka ba namin? Tanong ng ama niya. Ganun kasi talaga ang tatay niya. Overprotective ito sa kanya. Atay, okay lang. Mabait naman si EDMOND. Sagot niya upang hindi tuluyang magalit ang ama niya na noon ay nakalapit na. Nako, pasensya na po kayo. Natakot kasi ako na baka mahulog siya. Magalang na sagot ni EDMOND. Nako, hindi. Alam mo, pinalaki namin si Charlotte na kayang gawin ang ginagawa ng isang average height na katulad natin. Kaya nga hindi mo siya kailangang buhatin. Mahinahong salita ng kanyang ama. Ganun po pala. Pasensya na po. Sagot din ni EDMOND. Hindi, ayos lang. Sige na, salamat na rin at sinamahan mong anak ko rito sa waiting shed. Sabi rin ni Mang Alden. Ilang araw pang lumipas nang muli niyang makita sa lugar nila, sa Bulacan si EDMOND. Naglalakad sila ng kapatid niyang si Charlene nang bigla na lang niyang marinig ang boses ng isang lalaki. Charlotte! Wait! Sigaw ng lalaki. Agad naman silang napalingon. Ate, may tumatawag ba sa pangalan mo? Hindi kasi kilala ni Charlene si EDMOND. EDMOND? Paniniguro ni Charlotte. Oo, ako nga. Humahangos pa ito't napatukod ang dalawang kamay sa tuhod. Sorry ha, nakita ko kasi kayo naglalakad dito sa palengke. Kumusta ka? Kayo pala. Bati nito at sinamahan ang ngiti. Nako ha, akala ko hindi mo ako mapapansin. Alanganing ngiti ni Charlene. Kasi nahalata nito na interesado ang binata sa kapatid. Ay, sorry. Si Charlotte kasi talagang una kong nakita. Alanganing ngiti nito. Okay lang. Paalis na kasi talaga ako. O Ate Charlotte, iwan na ba kita? Tanong nito sa kanya. Oo, ingat ka. Umuwi ka ng maaga ha? Biling niya sa kapatid. Wow, ang galing. Kahit na mas malaki siya sa'yo, ikaw pa rin ang may authority ha? Namamangha na sabi ni EDMOND. Oo naman. Ako kaya ang panganay. Tsaka nag-aaral pa yon. Ako graduate na. Ako ang nagpapaaral sa kanya. Sabi pa niya. Tapos nagpatuloy sila sa paglalakad. Hindi ka naiilang? Tanong niya sa binata. Bakit naman? Taka nitong tanong. Kasi parang bata lang ang kasama mo. Madalas na inaasar si Erwin kapag kasama niya ako. Para daw siyang may 10-year-old na alaga. Kaya kung minsan, hindi na ako sumasama sa mga lakad niya. Lalo kung kasama ang mga kabatch namin. Ganon? Hindi naman ako naiilang. Masarap kang ang kasama eh. Tsaka alam mo? Nauutal na sabi ni EDMOND. Hindi nito alam kung sasabihin bang nasa isip. Halika, dun sa park, para makapagkwentuhan tayo.
Sabi niya sabay turo sa public park na malapit sa kinaroroonan nila. Nang naroon na sila, bumili si EDMOND ng dalawang ice cream sa mamang sorbetero na doon nakatambay. Para ba kay Charlotte yung isa? Nagulat si EDMOND nang kilala ng mamang tindero si Charlotte. Mabagal na napatangos si EDMOND. Naniligaw ka ba? Kasi kung lulokohin mo lang siya, tigilan mo na. Inaanak ko ang batang yan at alam ng lahat ng kalagayan niya. Sabi ng matandang sorbetero. Ho? Nako, hindi ko intensyon na lokohin siya, Manong. Sagot agad ni EDMOND. Okay, sige. Pero nakatingin ang mga mata ko sa'yo, ha? Sabi pa nito. Nang makalapit na si EDMOND kay Charlotte, iniabot nito ang ice cream sa kanya. Kinuha naman niya yon. Salamat. Kay ninong mo ba binili? Tanong niya sa binata. Ah, oo. Ninong mo pala yon. Tanong ni EDMOND bago umupo sa tabi niya. May isa o dalawang dangkal ang layo nito sa kanya bilang pagrespeto. Oo, kaya nga dito sa lugar namin, nakakalakad ako ng normal. Walang naninita o nananaway sa akin. Kasi alam nila na kahit mukha akong bata ay matanda na ako. Natatawa pa niyang salita habang dinidilaan ng ice cream. Tapos kumakain ka pa ng ice cream. Yung hindi ka kilala, aakalaing bata ka talaga. Sabi pa nito. Kaya nga eh. Natatawa na lang silang pareho. Pero, naranasan mo na bang may manligaw sa'yo, Charlotte? Diretsong tanong ni EDMOND. Napatigil naman siya. Hindi niya alam kung sasagutin ba niya ang tanong nito o hindi. Okay lang kung ayaw mong sagutin. Nag-aalang ang sabi agad ni EDMOND. Ayaw rin nito na ma-offend siya. Hindi, okay lang. Alam mo, 25 na ako. Naisip ko nga kung normal lang ako. May asawa na dapat ako. O kaya ikakasal na. O baka may anak na. Medyo lumungkot na sagot niya. Nako, sorry. Napalungkot kita. Sorry, hindi nang gusto kong iparamdam sa'yo, ha? Sabi ni EDMOND. Naawa ka ba sa akin? Seryosong tanong ni Charlotte. Hindi. Mabilis na sagot ni EDMOND. Walang dahilan para kaawaan kita. At alam kong ayaw mo nun. Seryoso na ring sagot ni EDMOND. Napangiti siya kay EDMOND. Doon ay napatunayan niya na ang tingin nito sa kanya ay kapantay. Hindi niya nararamdaman ang awa kahit na sa mga titig at paraan nito kung paano siya nito tingnan. Kaya labi siyang nakadama ng tuwa sa puso niya. Hindi niya maiwasan na hindi irate ang mga tao sa paligid niya kung paano siya tinitingnan. Maging sa pamilya niya ay ganun siya. Mahal niya ang mga ito at alam niyang mahal din siya ng labis ng mga ito. Pero hindi niya maiwasang hindi makita sa mga mata nila na may awa pa rin para sa kanya. Alam niya na dahil ngayon sa pagmamahal sa kanya ng mga ito. Pero iba ang lalaking kaharap niya ngayon. Hindi niya makita sa mga tingin nito na kinaawaan lang siya. Kundi may pantay na pagtingin sa kanya bilang isang tao at babae. Alam mo, Charlotte, alam ko ang pakiramdam ng kinaawaan lang. Sa tunay na tinatrato ng tama. Kaya nga ayaw kong iparamdam sa'yo kahit konti na dapat kitang itrato ng ganon. Pantay lang tayo. Hindi dapat physical na nyo ang dapat na pagbatayan. EDMOND, salamat. Sagot niya habang touch na nakatingin din sa mga mata ng binata. Eto, ako naman ang magtatanong. Sabi nito sa kanya habang nakatitig na rin sa mga mata niya. Sana hindi mo ako pagdudahan. Bakit? Ano ba yun? Pwede ba kitang ligawan? Napalunok naman siya ng laway, kulang na nga lang ay matuyo ang lahat ng laway sa loob ng kaniyang bibig. At hindi niya na rin magawang ialis ang mga mata niya sa mga mata ni EDMOND. Okay lang kahit na hindi mo ako sagutin ngayon. Pag-isipan mo na lang muna. Sabi pa nito. Pwede bang humiram ng cellphone? May tatawagan lang ako. Biglang pag-iiba nito ng topic. Siya naman, natutulala pa rin nakatingin kay EDMOND habang inaabot ang cellphone sa kamay nito. Yun kasi ang first time niyang may nagtanong ng diretso sa kanya kung maaari siyang ligawan.
Ay! Yung ice cream ko! Nabulalas niya nang biglang may marinig na ringtone ng cellphone. Napatingin siya sa binata nang ilabas nito ang sariling phone habang nakatingin sa kanya. Akala ko wala kang dalang phone. Nauutal niyang tanong. Sinabi ko ba? Ang sabi ko may tatawagan ako. Tinawagan kong sarili ko gamit tong phone mo. Heto na. Sabay bigay muli sa kanya. Talaga? Ganun mo kinuha ang phone number ko? Hindi pa rin siya makapaniwala sa binata. Oo, ibang klase kasi akong umistyle. Pero sana, huwag mong masamain. Alam mo, nagulat rin ako. First time ko din kasing magkagusto. Sana huwag kang mailang kung direct to the point ako. Mabilis naman siyang napailing. Aha? Ah, nako, hindi eh. Okay lang ako. Nagulat lang talaga ako. Unang beses ko lang din kasing makarinig ng ganyan, nang katulad ng sinabi mo. Nang matapos ang usapan nila, inihatid siya ni Edmond sa bahay nila. Natutulala rin at nagugulat ang ama at ina niya na nasa bahay lang. Oo eh, pasok ka. Huwag kang mahiya. Sabi pa ng nanay niya. Ang ama niya masama ang tingin pero hindi naman ito pinakitaan ng kagaspangan ng ugali ang binata. Ikaw yung nasa waiting shed ah. Ikaw ba? Seryoso sa anak ko? Tanong agad nito. Tatay naman, kaibigan ko pa lang po siya. Sabat ni Charlotte. Alam niyang namumula siya dahil sa mainit ang pakiramdam niya sa kanyang muka. Anak, hindi maaaring maging magkaibigan lang ang isang lalaki at babae na hindi naman matagal na magkakilala. Kung si Erwin ito, iisipin ko na kaibigan lang talaga. Eh ang kaso, ngayon lang natin siya nakilala. Sino ba siya? Tanong ng tatay niya. Ay naku, mahal naman. Mamaya mo na interviewin. Papasukin na muna natin dito sa loob ng bahay. Hindi ang nariyan sila sa bakuran. Saway ng nanay niya. Pumasok nga silang dalawa habang maingat siyang inaalalayan ng binata. Salamat, Edmond. Sabi niya. Ed na lang para maiksi. Di char na lang para mas maiksi. Sagot niya na natatawa rin. Huwag kang matakot sa tatay ko. Mabait yun. Istrikto lang. Alam mo na kung bakit. Sabi pa niya. Oo, alam ko. Tipid ng ngiti ng binata. Nang nasa sala na sila, ang tatay niyang unang lumabas at umupo sa kaharap na sopa. Charlotte, tawag ka ng nanay mo rin sa kusina. Tulungan mo raw siyang maghanda ng makakain. Sabi ng kaniyang ama. Opo, tay. Sige, Ed. Diyan ka muna, ha? Tipid lang silang nagpalitan ng ngiti. Okay. Nakita niya sa mga mata ni Edmond na hindi ito takot o nag-aalangan man lang na wala siya. Tsaka lang ito kinausap ng kaniyang ama. Sino ka? Anong intensyon mo? Anong binabalak mo? At anong gusto mong makuha? Tanong agad ni Mang Alden. Ako po si Edmond Torres. Hindi ko na po ililihim sa inyo na may balak akong tumakbong mayor sa darating na botohan. Kasi ayoko pong mabigyan ng masamang kahulugan ng bagay na yon. At sa paglapit ko kay Charlotte. Sagot niya sa ama ng babaeng nagugustuhan niya. Tumitig si Mang Alden sa mga mata niya. Alam niya na katulad ni Charlotte, binabasa rin ito ang saloobin niya. Isang bagay na hindi niya pinangangambahan. Una pa lang niyang nakita si Charlotte nung araw na sinalo niya ito bago matumba para bang sumama ang puso niya sa dalaga mula sa pagkahulog. Alam niyang kakaibang babae si Charlotte o masasabi nga ng iba na may kapansanan pero ng oras na yon, hindi niya maunawaan ang sarili niya. Para bang kumabogang ng husto ang puso at isip niya. Hindi na nakalimutan ang maamong mukha ni Charlotte. Nadagdagan pa yon ang muli silang magkita sa harap ng building na pinapasukan nito. Hindi alam ni Charlotte na siyang may-ari ng call center company. At noon lang din niya nalaman na empleyado pala niya ang babaeng magpapatibok ng puso niya. Kung ganon, ano ba talagang intention mo sa anak ko? Mas mabuting magkaliwanag na tayo ngayon pa lang. Kasi kung plano mo lang gamitin ang anak ko sa pangangampanya mo, mali yun. Pero pwede mo talagang gawin yun. Kilala ang anak ko dito pa lang sa barangay namin at halos sa mga karatig barangay. Kasi alam mo bang matulungin ang anak ko, maawain, at sa totoo lang,
Dati siyang iski kagawad. Hindi ko alam kung alam mo yan. Kaya kung mapapadikit ang pangalan mo sa kanya, lalo pa't hindi ka kilala rito, malaki talagang posibilidad na manalo ka. Pero kung yan lang ang intensyon mo, sabihin mo agad. Huwag mong paibigin ang anak namin kung yun lang ang dahilan. Sabi pa ni Mang Alden. Hindi po. Kahit kailan wala akong ganyang intensyon. At kung yan ang magiging hadlang sa hangarin ko na mapalapit sa kanya, handa po akong hindi na lang tumakbo. Total po pinakiusapan lang ako ng ama ko. Hindi ko talaga choice yun. Sagot niya. Tumitig pa siya kay Mang Alden dahil nais niyang ipakita ang kaniyang determinasyong mapalapit sa dalaga. Kung ganon, mabuti na yung nagkakaliwanagan tayo. Sabi pa ng ama ni Charlotte. Tapos ay tumayo na ito. Sakto namang dating ng dalaga na may dala ng mamimeryenda. Oh, Tay, okay na po bang pag-uusap niyo? Nakangiting tanong ni Charlotte. Oo, anak. Masaya ka ba? Tanong ng tatay niya. Ngunit nang tingnan siya nito, nakita nito ang kislap sa kaniyang mga mata. Ang tatay talaga? Ngayon palang bumisita sa EDMOND? Para bang kasalang hiningi? Natatawa niyang sabi sa ama. Hindi, anak. Sige, ayos lang ako. Mabuti at may bumibisita na sa iyong manliligaw. Sabi pa nito na nagtungo sa kusina. Nang nasa kusina na ang kaniyang ama, ay bigla itong napaiyak. Oh, mahal naman. Bakit? Nagtatakang tanong ng nanay ni Charlotte. Mahal, sana nga hindi ako nagkamali ng pagkilatis. Mukhang mahal niya ang anak natin. Napapatango ang dalawa habang nag-uusap. Sa wakas, mahal. May lalaking itunuring na normal ang anak natin, yung hindi siya ikakahiya. At alam ko na ipagmamalaki ng lahat si Charlotte natin. Kasi marami siyang magagandang katangian sa kabila ng pagiging maliit niya. Sabi pa ng ama niya. Oh, EDMOND, huwag kang madadala kay tatay ha. Mabait naman siya, mukha lang matapang. Sabi niya kay EDMOND. Oo, alam ko yun. Kung akong nasa kalagayan ng tatay mo, baka mas malala pa ang gagawin ko. Tapos ay simpleng ngiti ang pinakawala ng binata. Napapangiti na lang din si Charlotte. Dama niya ang kakaibang tibok ng puso niya para tuloy hindi niya maitago ang kilig na nararamdaman niya. Matapos ang araw na dumalaw si EDMOND sa bahay nila, nasundan pa yun ang araw-araw na pagsundo nito sa kanya sa trabaho niya. Lingid sa kaalaman ni Charlotte na si EDMOND ang may-ari ng IEMAX Call Center Company na pinapasukan niya. Kung minsan nagtataka na siya kasi lunchtime, ay bigla itong sumusulpot sa harapan niya o sa kainan sa loob ng building. Ang lakas din ng karisma ni Unano. Akalain mo, may gwapong lalaking umaaligid sa kanya? Sabi ni Susan. Nagtawa na ng malakas ang mga ito na para bang sadyang ipinaparinig sa kanya. Nagulat siya nang tumayo si EDMOND at nilapitan sila. Hindi ba uso ang batas sa kumpanyang ito na bawal ang discrimination at bullying? Tanong ni EDMOND sa mahinahong boses lang. Hindi naman namin siya binubuli. Tsaka paano mo naman nalaman na si Charlotte ang pinag-uusapan namin? Eh, hindi naman kami nagbabanggit ng pangalan. Napasimangot na sagot ni Susan. Pero sa bibig mo mismo galing ang pangalan. How do you know na tungkol sa kaniyang complaint ko? Hindi ko rin naman sinabi ang pangalan niya. Tanong din ni EDMOND. Tumayo siya at hinila ang binata. Ed, tama na yan. Halika na. Sa labas na tayo kumain. Sabi pa niya sa binata. Nakakainis na kasi ang ganyang mga tao. Next time, matuto kang lumaban. Sabi pa ni EDMOND. EDMOND, okay lang ako. Hanggat hindi sila namimisikal, okay ako. Huwag mo na silang intindihin. Sabi pa niya. Ayoko lang na pagsasalitaan at aapihin ka nila. Magdedemanda ako sa sinumang mga api sa mahal ko. Sabi pa ni EDMOND na bahagyang iniluhod ang isang tuhod para lang mapantayan siya. Nako, baka mamaya masaning na ako. Napapayuko niyang sabi sa binata. Sagutin mo na kasi ako, para okay lang na masanay ka. Mahal kita, Charlotte. Sana maniwala ka at magtiwala ka. Sabi pa ni EDMOND. Hanggang sa kanyang silid ng gabing yon,
ay nasa isipan niya si EDMOND. Gusto niya rin ito at alam niya, daman niya na malinis ang hangarin nito para sa kanya. Simula nang makilala niya ito at palagi itong nagpupunta para ihatid at sunduin siya, nakikita niyang mahal talaga siya ni EDMOND. Kaya lang, may isang bagay na pumipigil sa kanya para lubusang mahalin ang binata. Sa ilang buwan, hindi pa ito nagkwento ng tungkol sa pamilya nito o pinakilala man lang siya. Iyon ang isang sign na hinihintay niya. Para tuluyan na niyang ibigay ang puso niyang takot na masaktan. Paano kay papakilala ate? Eh, hindi mo pa nga sinasagot? Bulalas ni Charlene nang minsan nag-uusap silang pamilya sa sala. Nasa lapag lang silang magpapamilya. Nakahiga siya sa hita ng kanyang kapatid na si Charlene at ang nanay nila ay nasa ibabaw ng hita ng kanilang ama. Kumakain sila ng mani at popcorn habang nagmo-movie marathon. Kailangan bang sagutin ko muna? Nagtataka niyang tanong. Oo, syempre. Kaming mga lalaki. Hindi kami agad nagpapakilala sa pamilya namin hanggat walang label ang relasyon. Sabat ng tatay niya. Siyang tunay anak. Paano nga naman kung hindi mo pala siya sagutin? E di nga. Sagot rin ang nanay niya. Oo nga ate. Tingnan mo kami ni Natigilan si Charlene dahil kamuntik na itong madulas sa kanila. Ah, huwag mong sabihin na MU na kay ni Erwin na kababata ko. Napabangon si Charlotte at kahit na maliit siya ay nagawa niyang kurutin sa tagiliran ng kapatid na si Charlene. Aray! Ate naman! Daig mo pa si nanay sa higpit! Bulalas ni Charlene. Hayaan mo na. Concern lang ang ate mo. Sabi naman ang nanay niya. Maya-maya ay nagulat sila nang marinig ang doorbell na tumutunog. Nagkatinginan silang lahat. Aba, mukhang may bisita ang isa sa inyo. Tanong ng kaniyang ama. Ah, sa tingin ko, bisita ni Ate Charlotte yan. Sabi pa ni Charlene. Tumayo siya at sinilip ang bintana kung sino ang tao sa labas ng kanilang gate. Nakita nga niya si EDMOND. Lumabas na siya para salubungin ang binata. Hello. Parang nahihiyang bati ni EDMOND. Ano yon? Bakit parang nahihiya ka na nagpunta ka rito? Napapangiting tanong ni Charlotte. Kasi Charlotte, ipagpapaalam sana kita eh. May party kasi sa bahay namin. Bali buong pamilya namin naroon. Nabanggit ko kasi sa kanila na may nagugustuhan na ako. At ikaw nga yun. Pwede ba kitang isama? Sige, pasok ka muna. Maliligo lang ako. Para maayos naman ako pagpunta ko doon. Sagot niya. Bahagya siyang kinabahan kasi ngayon ng sign na hinihintay niya na parang magaganap sa gabing yon. Matapos ang isang oras na biyahe nila mula sa Bulacan patungong Makati, naroon na sila sa isang subdivision. Alam niyang mamahalin ang subdivision na yon at halos lahat ng mga kabahayan doon ay malamansyon. Dito ka ba nakatira? Tanong niya kay EDMOND. No. Pero dito ang bahay ng parents ko at ng grandparent ko. Kaya halika na. Sabi ni EDMOND para namang hindi makahakbang ang mga maliliit niyang binti. Natatakot siya na mapagkamalan siyang bata ng mga tao. Nang naroon na sila, naagaw nga niyang atensyon ng lahat. Nakita niyang hindi maganda ang mga reaksyon ng mukha ng bawat taong naroon, lalo na nang makita ng mga ito na inaakay siya ni EDMOND. Look who's here! Sabi ng isang babae na kinalabit pa ang katabi nito. Yun pala si Neri na matagal nang may pagtingin kay EDMOND pero hindi ito pansin ng binata. Anak! EDMOND! Sino ang batang yan? Ang ganda naman niyang bata. Para siyang manika. Huwag mong sabihing nakababatang kapatid siya ng nobya mo. Nakangiting bati ni Doña Sifania Torres na ina ni EDMOND. Oo nga naman, kuya. Kay gandang bata. Ilang taon ka na? Tanong ni Maria, nakababatang kapatid na babae ni EDMOND. Bakit naman nagsama pa ng batang kapatid ang nobya mo? Wala ba magbabantay sa bahay nila? Nakangisi ngunit sarkastiko ang tanong ni Neri. Mama, Papa, she is Charlotte, my girlfriend. Lakas loob na sabi ni EDMOND at pagpapakilala pa nito. Lahat ng naroon na pabuka ang mga labi.
panandali ang napatulala. Are you kidding, EDMOND? Hindi magandang biro ang sinasabi mo. Girlfriend mo ang isang batang babae? My goodness! Napahawak sa noo ang mama ni EDMOND at napatalikod. No, ma. Hindi na siya bata. She's already 25 years old. At alam ko na magugulat kayo. But I insist. Mahal ko siya. At hindi magbabago yon. Sabi pa ni EDMOND. Hinawakan siya nito sa kamay at inaya patungo sa loob ng mansyon. Alam nila na magugulat talaga ang mga ito, pero hindi na siya nasasaktan. Sa katunayan ng mga oras na yon, pakiramdam niya ang haba ng buhok niya hanggang sa labas umabot. EDMOND, okay lang ako. Kahit na anong sabihin nila. Ngayon, napatunayan ko na sa sarili ko na mahal na mahal mo pala ako. Napapangiti niyang sabi. Napasandal pa siya sa binata. Si EDMOND naman ay napahawak sa mga kamay niya. Sige, siguro nagugutom ka na. Ikukuha kita ng makakain. Dito ka lang ha. Sabi pa ng binata. Marahan naman siyang tumango. Oo naman, sa palagay mo alis ako rito? Baka mamaya tapakan ako ng mga tao. Ang lalaki nila, parang walang bata rito eh. Sabi niya pa. Nang umalis si EDMOND, dalawang batang lumapit sa kanya. Mga pamangkin sa pinsan ni EDMOND. Hi! Laro tayo! Sino ka? Sinong kasama mo? Rudy, tara na! Huwag mo siyang kausapin, hindi natin siya kilala. Sabi ng isa pang batang babae naman. Jessica, ang ganda niya. I like her. Gusto kita. Magkasing edad lang tayo, di ba? San ka nakatira? Tanong ni Rudy. Ha? Hindi kayo magkasing edad? Sabat ng isang babae. Rudy, Jessica, kasing laki niyo lang siya pero hindi kayo magkasing edad. Kasi she's 25. Sabi ni Neri sa mga bata. Pigil ang nakakainsulto nitong tawa. Aha? Matanda na po siya? Hindi po. Magkasing tangkad lang po kami, Tita Neri. Giit ni Jessica at tumabi pa ito sa kanya para lang maipakita na pareho ang height nila. Ah, mga bata. Ang mabuti pa'y dun muna kayo sa mga parents nyo. May pag-uusapan lang kami ng little tita nyo. Taboy pa nito sa mga bata. Nakadama naman ng takot ang dalawa dahil sa pinanlakihan sila ng mata ng babae. Nang umalis na ang mga bata, tsaka siya nito kinausap. Tingnan mo nga yung sarili mo. Alam ko kung anong meron sa'yo. May dwarfism ka, hindi ba? Pero hindi ka tulad ng ibang unano. Hindi halata sa'yo. Para ka lang normal na bata. Napapaisip na sabi nito. Proportional dwarfism ang tawag sa sakit ko. Pero kahit na ganun, hindi naman to nakakahawa. Kaya wag mo kong tingnan na parabang nandidiri ka. At parabang napaka-imposible kay EDMOND na mahalin ako. Sabi niya sa babaeng masama ang tingin sa kanya. Alam mo, Charlotte, alam ko naman na maraming mga tulad mo. Meron nga akong napanood na pelikula na katulad mo. Yung pang-horror? Siguro naman, hindi mo ginagamit ang kalagayan mo para gumawa ng masama at mang-akit. Pero alam mo, payo ko lang, huwag kang masyadong maniniwala kay EDMOND. For sure, ginagamit ka lang niya para sa nalalapit na halalan. Tatakbo siyang mayor sa lugar niyo. I think, gusto niyang makakuha ng simpatya. Kaya kanya ginawang girlfriend. Sabi pa ni Neri. Tumayo siya sa kinaupuan niya at lumakad. Ngunit palihim siyang pinatid ni Neri, kaya't natumba siya. Ganyan ka ba? Sa taong mas mahina sa'yo? Tinitigan niya ito ng masama. Ang sama mong makatingin na! Nang tatangkain siyang sakta nito, ay maagap na napigilan ni EDMOND ang mga kamay ng babae. How dare you? Nawala lang ako sandali. Sinasaktan mo ng girlfriend ko. Malakas na sabi ni EDMOND, kaya halos naagaw na nila ang atensyon ng lahat. Anong kaguluhan ito? Tanong ni Ginoong Rolando, ang ama ni EDMOND. Papa, binabastos at balaksaktan ni Neri ang girlfriend ko. Galit na sumbong ni EDMOND habang tinutulungan ng dalaga na makatayo. Let's go, Charlotte. Wala tayong lugar sa bahay na ito. Mariing sabi ni EDMOND. Isa kang CEO ng kumpanyang
IE Max, hindi ba? At ang babaeng yan ay empleyada mo. Sabi ni Don Rolando. Nanlaki naman ang mga mata niya na napatingin sa binata. Totoo ba? Tanong ni Charlotte kay Edmond. Alam mo Charlotte, bala ko rin namang sabihin sa iyo ang katotohanan. Kaya lang ano? May gumugulo pa sa utak mo? Katulad ng ano? Nang pagtakbo mo bilang mayor? Ano pa? Kasunod nun ay ang pagpatak ng mga luha niya. Sa unang pagkakataon, nanliit talaga siya. Alam mo kahit kailan, kahit na maliit ako, hindi naging maliit ang tingin ko sa sarili ko. Pero ngayon ko lang naramdaman ang mangliit ng dahil sa'yo. Sabi ni Charlotte, sabay talikod at nagtatakbong umalis sa loob ng mansyon. Hinabol siya ni Edmond dahil nag-aalala ito sa kanya. Charlotte, makinig ka muna! Habol ng binata. Pwede bang ihatid mo na ako? O kahit na doon lang sa may sakayan? Hindi ko kabisado rito eh. Kaya ipinatawag niyang isang driver at pareho silang sumakay sa likurang bahagi ng sasakyan. Hindi na umiimik pa si Charlotte hanggang sa makauwi siya sa bahay nila. Malungkot namang nilisan ni Edmond ang bahay ng dalaga. Kinabukasan, nang magpunta si Edmond sa kanyang kumpanya, nalaman niyang wala si Charlotte buhat sa mga kasamahan ng dalaga. Dahil doon, nagpatawag siya ng company meeting at pinakilala niya ang kanyang sarili. Doon lang nalaman ng lahat na siya palang may-ari ng kumpanyang IE Max. Laking gulat ng lahat ng makilala nila si Edmond. Agad na ibinalita yon na mga kaibigan at katrabaho kay Charlotte. Ngunit dahil doon ay tuluyan ang hindi pumasok si Charlotte. Nagtampo siya kasi hindi agad sinabi ni Edmond ang totoo sa kanya. Lumipas pa ang ilang araw, nalaman niyang hindi pumapasok si Charlotte sa trabaho. Kaya umuwi siya sa mansyon nila at nakipag-usap sa mga taong naroon. Nang makita niya si Neri, ay tinanong niya ito. Ano bang sinabi mo kay Charlotte? At nangliit siya ng ganun. Alam mo ba na kahit na ganun ang kalagayan niya, never siyang naging negatibo sa buhay? Sa mga salita mo nag-iba agad, ano bang sinabi mo? Galit niyang tanong at nagtaas siya ng boses. Edmond! Sigaw niyang papa niya. Wala naman akong ibang sinabi kundi yung tungkol sa pagtakbo mo bilang mayor. Nakita mong dun siya nagulat sa sinabi ng papa mo na ikaw ang may-ari ng building na pinapasukan pala niya. Baka nainsulto kasi boss ka pala niya. Sagot pa ni Neri. Itong sasabihin ko sa inyo. Kalimutan niyo na. Natatakbo ako bilang mayor ng Bulacan kasi hindi ko yan gagawin. Sa takbo ng mga utak niyo, wala kayong karapatang maging public servant. Kung kapangyarihan lang at perang dahilan, tumigil na lang kayo. Sabi niya sa mga ito at tumalikod. Nagpunta siya sa bahay ni na Charlotte pero hindi siya hinaharap ng dalaga. Ate, nandun si Kuya Ed. Ayaw mo bang harapin? Nakasanda lang siya sa kotse niya. Kanina pa siyang umaga doon. Hayaan mo na siya. Ayoko siyang pakinggan. Nanliliit lang ako lalo. Maliit na nga ako tapos ganito pang nararamdaman ko. Paano ko siya harapin? Sagot niya. Maya-maya ay bumukas ang pintuan, pumasok ang kanyang ina. Nay, sige po, kausapin mo muna si ate. Sabi ni Charlene at saka lumabas. Anak, ano bang problema mo? Tanong ng nanay niya. Nay, ang hirap palang magmahal para sa isang tulad kong little person. Sabi niya at napaiyak. Oo naman anak. Sa mga average person nga mahirap eh. Sa tulad mo pa kaya. Pero ganyan talaga. Kasama yan sa mga pagdaraanan mo. Natutuwa ako anak. Itinaas ng kanyang ina ang mukha niya at tinitigan siya ng mata sa mata. Kasi nararanasan mo na yan. Ibig sabihin, lumalaban ka anak at hindi ka nagpapatalo sa kung anong sitwasyon ang meron ka. Alam mo ba, hindi lahat nakakaranas ng problema sa pag-ibig. May mga taong mas pinipili na iwasan ang masaktan. Pero sa sakit na mararanasan natin, doon tayo nagiging matatag anak. Alam ko magiging maliwanag ang daang tatahakin mo basta't magtiwala ka sa Diyos.
at sa sarili mo. Sabi pa ng inay niya, tapos ay niyakap siya nito ng mahigpit. Dahil doon ay naibsan ang bigat at sakit na nararamdaman niya. Alam ko anak na hindi ka nasasaktan ngayon dahil sa pag-ibig. Kasi alam ko na likas sa iyo ang magmahal. Na-disappoint ka lang. At umiiral ngayon ang pride mo bilang tao at babae. Normal ang anak. Pero ang hindi normal ay ang magpalamon ka sa emosyong yan. Huwag mong hayaan na lamunin ka ng galit at pride. Matuto kang makinig at magpakumbaba sa anumang sitwasyon. Tapos noon ay tumayo na ang nanay niya at hinayaan siyang makapag-isip. Maya-maya pa'y bumuhos ang malakas na ulan. Nakita nila na naroon pa rin si EDMOND at nanatiling nakatayo at naghihintay kahit na gaano man kalakas ang ulan. Umaasa na lalabas si Charlotte at patatawarin siya. Maya-maya pa'y dumating ang isang puting sasakyan. May bumabang lalaki na may dalang payong. Tapos maya-maya ay isang matandang lalaki ang bumaba rin mula sa sasakyan. Sir, basang-basa na si Sir EDMOND. Papayungan ko rin ho ba? Pabulong na tanong ng bodyguard nito. Hindi na. Huwag mo na rin akong payungan. Mali kami. Dapat sinuportahan namin siya. Sagot ng matanda. Tapos ay lumakad dito palapit sa anak at hindi rin nagpapayong sa bodyguard nito. Nang makalapit ay tumayo rin ito sa tabi ni EDMOND at hinayaang mabasa silang pareho ng ulan. Ate, nakikita mo ba yung nasa labas? Si Kuya EDMOND at yung papayata ni Kuya Ed. Sabi ni Charlene sa kanya. Pero natigilan ito nang makitang nakatayo na siya sa mga bintana. Nakita niya na ang nangyayari. Ate, hindi na ikaw yan kapag pinabayaan mo silang magtagal sa ganung kalagayan. Sabi pa ng kapatid. Tama ka. Ano pang hinihintay mo? Pakikuha ng payong at malinis na towel. Sabi niya na nagmamadaling lumabas ng silid niya. Hay naku ate, nakakaloka ka! Sabi ni Charlene na nagmamadali ring sundin ang mga utos niya. Nang makababa siya, agad na siyang lumabas ng bahay at dali-daling binuksan ang gate. Pagbukas niya ng gate, napatingin siya sa mga mata ni EDMOND. Pero ibinukas niya ang payong para payungan ang papa ni EDMOND. Yumuko naman ang matanda at kinuha ang payong. Sir, pasok po kayo sa bahay namin. Huwag po kayo magpakabasa rito. Sabi niya sa matanda kahit na nahihiya pa siya. Si EDMOND naman ay napangiti dahil sa ginawa niya. Kasunod naman ni Charlotte ang kanyang ama at ina na siyang umistima sa ama ni EDMOND. Ako, paano ako? Tanong ni EDMOND na sa mga mata lang niya nakatingin. Nakatingala siya sa binata kaya bahagya itong iniluhod ang isang tuhod hanggang sa magbantay sila. Sabi ko dati, kahit kailan, hindi ako luluhod sa ibang tao at hindi magpapakumbaba. Pero nang makilala kita, Charlotte, nalaman ko na baliwala kung gaano kataas ang kalagayan ko sa buhay. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano makita ang kalagayan ng mga tao sa paligid ko. Nakuha ng babaeng tulad mo ang respeto ko. Mahal kita. Sana naman, paniwalaan mo ko. Kaya kong talikuran ng kahit na ano. At yung pagtakbo ko sa halalan, hindi ko na yun gagawin. Kasi ang gusto ko, manatili mong nare-respeto ang sarili mo. Ayoko makagawa ng bagay na sisira sa mataas mong respeto at pagmamahal. Sabi pa ni EDMOND, sorry, kasalanan ko ang lahat. Naging ma-pride ako. Hindi kita pinakinggan, kaya nahirapan ka patuloy. Halika na nga sa bahay. Naiiyak pa rin yung aya sa binata. Ngunit bago pa siya nakatalikod ay nayakap na siya ni EDMOND. Pwede ba kitang halikan? Sinasagot mo na ba ako? Magkasunod na tanong ni EDMOND sa kanya. Ang dami mong tanong. Yung pangalawa. Oo, sinasagot na kita. Yung una, hindi ko pa alam kung pwede na. Sabi niya tapos, natawa ng malakas. Kinarga na siya ni EDMOND at sabay silang pumasok sa bahay nila. Pagdating doon, ay nabigyan na nila ng maayos na damit ang ama ni EDMOND. Papa, bakit pa kayo nagpunta rito? Mahinahong tanong ni EDMOND. Ayusin mo na muna ang sarili mo. Nakausap ko na sila sa kasal nyo ng pinakamamahal mo. Sige na. Utos ng matanda. Ah,
Oo nga pala anak. Doon sa kwarto mo na paliguin si Edmond at ipaghanda mo ng maisusuot. Nagpadala ako doon ng ilang damit ng tatay mo. Utos ng nanay niya. Sige po, Nay. Mabilis namang sumunod sila. Wow, ang cute ng banyo mo. Okay na okay para sa'yo. Mahal na mahal ka talaga nila. Sabi ni Edmond. Ang mga kagamitan kasi niya sa kwarto niya ay nakapasadya para lang sa kung gaano siya kataas. Oo naman. Pinalaki ako ni nanay at tatay na dapat marunong sa mga gawaing bahay. At ayoko rin kasing nakakaabala sa iba. Hindi niya maunawaan ang nararamdaman niyang kaba. Sa buong 25 years niyang buhay, yun lang yung time na nakaramdam siya ng ganon. Bakit ka kinakabahan? Huwag kang mag-alala. Mabait ako. Makakahintay pa ako hanggang sa araw ng kasal. Natatawang sagot ni Edmond. Aha? Ano? Kasal ba talaga agad? Eh kasasagot ko lang sa'yo ah. Hindi niya mapigilan ang kilig na nararamdaman niya. Kaya tuloy, nagbabakal ang mga salita niya. Oo, kasal. Ngumiti si Edmond, tapos ay pumasok na sa banyo. Makalipas ang kalahating oras ay bumaba na sila sa sala. Nakasuot si Edmond ng t-shirt ng tatay niya. Oh, mabuti naman at nagkasya sa'yo ang t-shirt. Masayang sabi ng tatay niya. Maupo na kayo para mapag-usapan ang kasal niyo. Utos agad ni Don Rolando. Papa, salamat kasi. Naisipan niyo ng pumayag. Mahinahong salita ni Edmond. Oo anak, pero hindi naman sa may pansarili akong hangarin. Talaga bang ayaw mo nang tumakbo bilang mayor? Alam ko naman na may hangarin kang makatulong sa bayan. Papa, huwag mo na akong pilitin. Magagawa ko naman yan kahit na hindi ako maging mayor. Putol ni Edmond sa kanyang ama. Nalungkot si Charlotte kasi alam niya na siyang dahilan kung bakit tuluyang umatras si Edmond sa planong yon ng ama nito. Ayos lang, sige. Wala akong magagawa dyan. Sagot ni Ginoong Rolando. Edmond, ituloy mo na. Ayos lang naman sa akin. Hindi ko naman inisip ang sinabi ni Neri. Nabigla lang ako noon, pero hindi naman ganun ang tingin ko sa'yo. Hinawakan niya ang kamay ng nobyo at tumingin sa mukha nito. Talaga? Ayoko lang. Magdulot ito ng hindi maganda sa pagitan nating dalawa. Tsaka alam ko na maaari itong gamitin ng mga makakalaban ko. Ayokong masaktan ka. Sabi ni Edmond. Alam ko yon pero kung makakalaban mo'y taga rito sa Bulacan, alam ko hindi nila ako pagsasabihan ng masama. Sagot ni Charlotte. Tama yun, iho. Hindi ba nasabi ko sa'yo noon na naging SK siya noon? Maraming politiko ang kilala si Charlotte dito sa lugar namin at sa buong Bulacan. Hindi sa pagmamayabang pero masasabi namin na mababait ang mga politiko rito. Makukuha niyo ang ganyang panghuhusga sa labas ng baluarte. Naniniwala ako na pagkakatiwalaan ka ng bayang ito. Sabi pa ni Mang Alden. Oo, tutulungan kitang maging mabuting mayor. Alam kong mabuti kang tao. Kaya naman, gagawa pa tayo ng mga paraan para mas makatulong sa bayang ito. Pangako yan. Sabi ni Charlotte sa kanyang nobyo. Naging masaya silang lahat ng araw na yon. Kasabay ng pagplano sa kasal nila, ang desisyon ni Edmond na ituloy ang pagtakbo dahil na rin sa pangungumbinsin niya. Makalipas ang isang buwang paghahanda, idinaos ang kanilang kasal sa kilalang simbahan sa Bulacan. Lahat ay naroon para sumuporta. Wow! Ang ganda ng bride! Bulalas na mga kaibigan niyang sina Bernie at Mila. Masaya ang mga ito dahil ikakasal na sila ni Edmond. Habang naroon, ay naririnig naman nila ang iyak ng kanyang ama. Tatay naman, mas malakas pang iyak mo sa sermon ng pare. Tumigil na po kayo, kundi may iyak na rin ako. Sabi ni Charlene sa ina at ama na naroon sa magkabilang tabi nito. Pasensya ka na anak, sobrang tuwa ko lang. Ang lungkot kasi nga, mahal na mahal natin ang ate mo. At ngayon, kukunin na siya ng iba. Ang buong akala ko kasi, makakasama namin habang buhay ang ate mo. Humahagulhol na sabi ng tatay niya. Masaya silang lahat habang sabay-sabay na lumalabas sa simbahan. Oh, paano po? Sa reception po ang tuloy nating lahat. Bukas pa naman po ang flight namin para sa honeymoon. Salamat po sa lahat ng dumalo at sumaksi sa aming kasal. Sabi pa ni Charlotte bago naghandang itapon ang hawak niyang bulaklak.
Nang maitapon niya yon, ay nasalon naman ni Charlene ang bulaklak. Yehey! Sabi pa ni Charlene. Anak, itapon mo muna ulit yan. Hindi pa kami handa na. Iiwan mo rin kami. Sabi ng tatay nila. Nagtawa na naman ang mga tao dahil nga sa mugto na ang mata ni Alden. Si tatay talaga? Sabay pa nilang nasabi. Anim na buwan ang lumipas buhat ng ikasal sila. Matapos ang tatlong buwang honeymoon, nalaman nila na buntis na siya. Charlotte! Narinig niyang tawag ng malakas na boses. Nay, bakit po? Sagot niya kasi alam niyang boses yon ng nanay niya. Marahan siyang bumaba ng hagdan kasi ingat na ingat siya sa maselang kalagayan niya ng mga sandaling yon. Anak! Panalo ang asawa mo! Sabi pa ni Ginang Alora. Talaga po? Nabibigla niya ring tanong. Hindi na siya nakakasama sa mga pangangampan niya matapos nilang malaman na nagdadalang tao na siya. Oh, baka mapano kanyan Charlotte? Ingatan mong pagkilos at paggalaw mo. E aanim na buwan pa lang kayong kinasal ni Edmond. Nabuntis ka na agad. Kaya dahan-dahan ka lang. Mabuti ang naging desisyon nyo na dumito na muna para naaalalain ka ng nanay mo. Sabi ni Mang Alden na alalang-alala sa pagbubuntis niya. Tay naman, 3 buwan pa lang po ang pinagbubuntis ko. Huwag po kayong masyadong nag-aalala. Pati tuloy ako nahahawa na sa inyo eh. Sabi pa niya sa ama. Maya-maya ay nagdatingan na ang mga taong sumama kay Edmond sa pangangampan niya, pati na sa pag-aabang ng bilangan. Oh honey, okay ka lang? Panalo ka na raw. Tanong ni Charlotte. Oo love, kaya nga ang susunod kong gagawin ay mag-isip ng magagandang proyekto. At syempre, una ko nang naisip ang isulong ang isang batas dito sa ating bayan. Yung bawal ang mang-discriminate sa mga katulad mong little person. Gusto ko sana mahal na ikaw ang manguna riyan. Oo bahan, basta makapanganak ako ng maayos, hindi ko tatanggihan yan. Bilang first lady mo, may tungkulin ako na dapat gampanan. Tsaka syempre, kinakailangan na makagawa pa ng ilang magagandang bagay para sa lahat ng residente ng bayan natin. Basta, mamamayan muna bago mamaya na. Nasabi niya. Ako, kaya mahal na mahal kita. Ang talino ng asawa ko at palaging iniisip ang kapakanan ng iba. Nakarga siya ni Edmond at hindi niya nila napansin ang mga magulang at iba pang mga tao na naroon kasi dinala na siya ng asawa sa kwarto nila. Nako, uy, narito pa kami. Ano, walang ibang tao rito? Sigaw pa ni Mang Alden. Ikaw talaga? Siyempre miss na miss nilang isa't isa. Sabi naman ng nanay niya. Para ka namang hindi nagdaan sa ganyan? Dugtong pa ng ginang, samantalang nasa kwarto na sila. Inilapag siya ni Edmond sa kama nila. Love, kumusta ka? Hindi ka ba pagod? Kanina pagod, pero syempre nang makita na kita, hindi na ako pagod. Ikaw ang lakas ko eh, kaya nga kinarga na kita, para dito na tayo sa kwarto maglabing-labing. Malambing na sagot ng binata tapos ay niyakap siya. Pahiga tuloy siya habang nakadagan ito sa kanya. Love, ang bigat mo ha? May ipit si baby sa tiyan ko. Sabi pa niya sa asawa. Hindi yan love, kontrolado ko ang sarili ko. Gusto lang kitang yakapin, kasi nga na-miss kita. Sabi pa nito. Kumusta naman ang pakiramdam mo? Hindi ka ba nahihirapan? Hindi naman, kaya lang minsan naiisip ko, paano kaya kung maging katulad ko ang baby natin? Okay lang ba yun sa'yo? Oo naman, mahal kita. Kaya kahit na ano pang kalagay ng magiging anak natin, mamahalin natin siya. Katulad ng parents mo, kung paano kanila pinalaki. Alam ko na magiging mabuti tayong magulang. Kasi may mabuting magulang na gumagabay sa atin. Sa sinabing yun ni Edmond, ay napanatag siya. At lalo pa niyang nadama ang pagmamahal nito sa kanya. Salamat Edmond kasi mahal mo ako at pinapadama mo sa akin na pantay tayo. Kahit na kailan, hindi mo hinahayaang maramdaman kong may kulang sa akin. Sana huwag kang magbago. Sabi pa ni Charlotte sa asawa. Makalipas ang 1 linggo, ay naiproklama na si Edmond bilang bagong mayor ng Bulacan. Marami ang natutuwa kasi nga si Charlotte na asawa niya ay isang little person. Pero alam ng lahat na hindi maliit ang bagay na kayang gawin ito para matulungan ang asawang mayor. Makalipas ang 1 taon ay marami nang nagbago sa bayan nila.
sa ilalim ng pamamahala ni EDMOND. Ilang makarapatang pangtao ang patuloy na naisulong, naglagay ng batas na anti-bullying sa kanilang lugar, lalo na sa mga may kapansanan. Meron silang PWD desk na si Charlotte ang siyang namamahala. Naglagay rin ng budget para sa pagtulong sa mga taong may kapansanan at karamdaman. Nuuna nila ang kalagayan ng mga may hirap upang ang lahat ay mabuhay ng maayos. Ipinatupad nila ang paglulunsad ng mga proyekto upang magkaroon ng hanap buhay ang mamamayan at hindi mawala ng pagkakakitaan. Marami pa silang pangarap at nakita ng bawat lungsod na nakapaligid sa kanilang patuloy na pag-usad at pag-unlad ng lungsod nila. Sabay-sabay silang kumakanta ng happy birthday para sa anak nilang si Charlie. Nako, ang cute-cute ng apo namin! Sabi pa ng mga lola. Oh, dapat may kasunod na si baby Charlie. Isang taon na siya. Wala sa loob na sabi ng mama ni EDMOND. Ma, napag-usapan na natin to. Alam mo naman na ayokong mahirapan ng asawa ko. Kung magbubuntis siya ulit, kailangan munang sabihin ng OB niya yon kung pwede na. Katwiran agad ni EDMOND. Sorry na anak, pasensya ka na. Wala naman akong ibig sabihin doon. Sagot ng ginang. Nako, okay lang po yun. Isa pa po nagiging abala po kasi ako kasi tinutulungan ko si EDMOND sa pang mga proyekto para dito sa lungsod. Sagot niya. Isa pa nga pala yun. Bawasan mo ng pagtulong sa anak ko. Baka kaya na niyang gawin ang mga bagay na yan mag-isa at sikasuhin mo muna ang anak niyo. Napatingnan niyo na ba siya? Tanong nito sa kanila na ang tinutukoy ay kung may sakit din ba na dwarfism ang anak nila. Ma, okay po si Charlie. Huwag po kayong mag-alala. Nakita na po yun sa newborn screening. Wala naman pong problema ang anak namin. Magalang na sagot ni Charlotte. Miss ka na. Ipacheck up niyo lagi ang apo ko. Lalaki pa naman siya. Ayokong... Natigilan ang mami niya nang marinig ang nahulog na takip ng kaldero. Ay, pasensya na kayo. Nabitiwan ko. Nasabi ng nanay ni Charlotte. Ma, okay nang lahat. Huwag na po kayong mag-alala. Sagot na lang niya para hindi na magkaroon ng tensyon ng mga oras na yon. Naiiling na lang na natapunan ni EDMOND ng tingin ang mama nito. Na-realize naman ito na tila sumobra na sa mga sinasabi kaya nang hindi na nakatingin ang lahat ay inabot nito ang kamay niya. Iha, Charlotte, pasensya ka na. Mali ako. Sana mapatawad mo ako ha. Alam ko na magiging mabuti kang ina. Ihingi mo ko ng dispensa sa nanay mo. Tapos noon ay ngumiti na lang siya at napayakap ang biyanan. Paggabi na at lahat ay abala pa rin sa loob ng bahay nila dahil sa handaan. Nang makita siya ni EDMOND na nasa beranda, nilapitan siya nito. Love, anong ginagawa mo rito? Ang lamig-lamig. Agad nitong hinubad ang jacket at inilagay sa kaniyang balikat. Wala lang. Natutuwa lang ako at binabalikan yung araw na nakilala kita. Na nakilala ko yung lalaking minahal, tinanggap at pinagmalaki ako kahit na maliit na tao ako. Sabi pa niya, Sus, nagdrama na naman ang mahal ko. Ikaw talaga? Tapos ay binuhat siya nito at inupo sa hamba ng beranda para magkasing taas na sila. Ikaw ang boss ko. Ikaw ang buhay ko. Ikaw ang lahat. Kayo ni Charlie. At salamat din kasi pinapasok mo ko sa malaki at malawak mong mundo. I love you. Sabi pa ni EDMOND, sabay halik sa kaniyang mga labi. Simpleng ngiti at titig lang ang iginanti niya sa asawa. Alam niya na darating ang panahon na maraming pagsubok ang kanilang pagdaraanan. Pero nakahanda silang harapin yon ng magkasama at masaya. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.